At ang unang buena manong kaso natin ngayon, hindi ko na kabibitinin pa, diretso na tayo kay Sheree. Yes, Idol. Naku, first time po ito, Idol. Hindi po siya hihingi sa inyo, kundi hihiram daw po, Idol. Okay, ito pong una nating kaso ay nagpadala po ng video sa official Facebook page po na Raffy Tulfo in Action na meron pong 8.6 million likers. Gusto po sanang humiram sa inyo ng bike, Idol, ni Robert Alberto and Ronaline Capuang upang magamit po nilang pangkabuhayan. At Idol, ibabalik naman daw po nila ito after ECQ. Ngayong Idol, hindi naman din daw po sila nakatanggap ng ayuda o SAP ng DSWD. Kaya hirap na hirap po talaga sila ngayon, Idol. Ako po si Robert Alberto at ito po yung aming tinutulugan, yung tinitiraan po namin. Ito po yung asawa ko, yung may bahay ko po. Idol, nananawagan po kami sa'yo na kung pwede po makahiram po kami ng bike para po magamit ko sa pag... Wala na po talaga kaming ibang pagkakakitaan. Ako po isang tagaluto lang po ng kwek-kwek tsaka po banana queue. Pero po na nagkaroon po tayo ng lockdown po, nawala na po kami ng hanap buhay. Wala po talaga akong ibang maisip na paraan kundi po mag na lang po, Idol. Sabi ko po sa asawa ko na magbakasakali po sa inyo na sana makahiram po kami ng bisikleta para mayroon po kaming pangsimula sa paghahanap buhay para may tawid po sa utong mga aking pamilya. Sobrang walang-wala po kaming pinagkakitaan po ngayon, Idol. Kailangan na rin po namin para po sa anak namin na isang taon na nagagatas pa po. At nasa Zoom na natin ngayon, sina Sir Robert at Ma'am Ronaline. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Sir Idol Raffy. Kakaiba nga po itong inyo pong hiling. First time ever sa history po ng Wanted sa radyo. Instead na kayo po'y maghingi ng ayuda, kayo po'y manghihiram. Opo. Bakit hiram? Ba't din na lang ibibigay? Kasi po, Sir Raffy, kaya po namin nagawa na humingi po ng tulong sa inyo na makahiram ng bike po. Kasi po, yung dati ko pong trabaho, tagaluto po ako ng quick-quick dun po sa karinderiya po ng binan ko po. Pero nung nag-declare po yung ECQ po nung March 16, nawala na po kami ng ano kasi po lockdown na po sa Mandaluyong, hindi na po kami pwedeng magtinda. Kaya po, Idol, sabi ko po sa asawa ko, maggawa po tayo ng video na para po makita nyo na sana po matulungan na makahiram kami ng bike kasi gamitin ko po sa pag... Meron po akong anak na isang taon po. Yun po sana yung pinagkukuha namin ng pangkabuhayan po si Raffy. Pero na-lockdown na po. Kaya wala po talaga kaming ibang naisip na paraan. Manghihiram na lang po kami ng bike sa'yo po, Idol Raffy. Medyo po na-exit ako, Idol. So yung pong quick-quick, kayo pong gumagawa. Kayo pong namumuhunan. Opo, ako po. Ako po tagaluto, tsaka po banana queue po. Kasama po si Mrs. Sa opo, minsan po kasama ko, minsan po siya po yung iwan dito sa tinitira namin sa bahay po kasi po nag-alaga po. Ano po yun? Nilalako niyo yung kwek-kwek? Lalagyan niyo ng sidecar? Nasa pwesto po kami, kariton po, tapos po naka-display sa pwesto po. Yung hiniram kong bike po para po sa ano yun, sir, pag mag-ano po ako ng mayroon po kaming, opo, delivery po. Kasi yun lang po ang tanging nakalabas po dito, sir, sa ECQ, sir, kasi pwede po mag-deliver. Kaya yun po ang naisip ko po na makahiram po ng bike sa inyo po, Idol Raffy. Magkano naman po kinikita sa delivery, sir? Pag naka-3C ka pong biyahe, na kumikita po ng 800 a day po. Kaya sabi ko po, kung pagpapalain po na mapahiram niyo po ako ng bike po, mas malaki pong pasalamat namin po na naibahagi mo po yung ano sa amin. Kaya mag- na lang pa ko, Idol Raffy. Pasensya na po, Idol, kasi first time po na ano, na medyo kinakawan ako magsalita kasi hindi po namin nakalain na mapipersonal na makausap ka po namin, Idol. Maraming salamat po, Idol. Ulog po kayo ng langit, Idol. Maraming salamat po. Hindi po namin nakalain, Idol. Talagang sobrang proud po kami sa inyo. Halos po, ikaw yung tinitingnan namin sa YouTube pag may bago ka pong ano, Idol. Ikaw po laging nakikita namin sa YouTube. Salute po kami sa Idol Raffy Tulfo Action po. Sir, maraming salamat po, Idol. Mrs., mas okay ba sa iyo yun, ma'am, na deliver na lang kaysa magtinda ng kwek-kwek? Sa bagay, wala nang puhunan, ano, basta meron ka lang wala na po, kasi bisikleta, okay na. Po, ano na po, dalawang buwan na po nakalockdown, wala na po yung puhunan, sir. Tapos nga po, pag nag-normal po, di na po namin alam kung makatinda tayo kasi wala na rin pong puhunan. Tsaka may pinapatupad po yung gobyerno natin na new normal po. Kaya medyo mahirapan po kami, wala po kaming ano yan, sir. Di ko po sure kung makakabalik ako doon. Kaya yun po naisip po, sir, na maghiram po kami ng bike sa'yo. Kasi po, kahit na po naka-lockdown po, pwede po kami mag-delivery kasi ano naman po yun, pwede naman po yun kasi naka-ECQ kasi po delivery naman po. Kaya yun na lang po ang natatangi pag-asa namin, sir.
Maraming salamat po, sir. Gusto ko lang po na masiguro na allowed po yan kasi baka mamaya eh maaresto kayo tapos makumpis ka pa yung bike na hiramin nyo sa akin. Hindi na po kailangan ng permit niyan na para kayo po ay mapayagan mag-deliver ng pagkain. Ano po, pag nag-apply daw po ka siya sa may ibibigay naman daw na po na rapid ay opo, ano, may rapid pass po. Patunay po na empleyado po ng anong klaseng bike naman po ang nasa isip niyong hiramin sa akin? Bibili ako tapos papahiram ko sa inyo. Kung ano po yung sir, yung may ibigay po sa amin sir, kahit ano pong ibigay niyo sa amin bike, sobra pong nagpasalamat kami kasi tulong po yung galing sir. Hindi po kayo magkapaniwala. Sir, first time na first time po talaga sir. Talagang hindi po namin inakala sir na ikaw yung makabigay sa amin ng tulong sir. Maraming salamat sir. Di ko po talaga alam sir. Ilan po yung anak niyo? Isa lang po. Kaso tulog po sir. Inaantay ka po kanina po sir. Nakatulog po. Ito po sir. Isang taon pa lang po siya sir. Cute and naman doon, super. Doon po kami sir umasa sa quick-quickan ng panggatas ni sir sa Kapangdaya. Pero minsan po nga pag nakaluwag-luwag yung biyanan ko may naitabing kunting pera. Minsan po umasa kami sa panggatas niya. Pero ngayon po talaga halos dalawang buwan na po. Walang-wala na po talaga kami. Kaya yun na lang po yung tanging paraan sir. Kaya nanalangin po kami sir na sana po matulungan kami na ilulapin yun po. Nabigyan po kami ng chance na ikaw po talaga makausap namin sir. Hindi po talaga kami makapaniwala sir. Sobrang nagpapasalamat po kami sa inyo sir. Alos po, manunood kami ng mga ano po sa YouTube, sa programa po. Sana talagang, balang araw po kami. Sana po balang araw makausap din tayo pero dininig po yun ng Panginoon sir. Hindi po namin nakalain na mismo ngayong araw po kami naman yung makikita niyo sir sa Zoom niyo sir. Maraming salamat po, Idol. Lapi. Okay, pagpahiramin ko po kayo ng bisikleta, paano bang arrangement? Isosolid nyo after 1 month? After lockdown po. Kasi po, ang plano po po, Sir Lapi, pag nakahiram po kami ng bike sa inyo, mag-iipon po ako kahit kunting, alimbawa po, nakakita po ako ng 3,000 sa isang linggo, itatabi ko po yung 1,000 para po makabili ako ng bago. Yung 2,000 po, panggastos po namin dito sa bahay kasi po mayroon din po kaming senior citizen dito po, yung may bahay po, yung tinitira po namin dito. Kasi nakikita rin lang po kami, sir, wala pa po kaming napunta kasi umpisa pa lang po namin yun. Kaya po, pag nakahiram po kami ng bike, pag nakaipon po, bibila ko. Tapos after po ng isikyo, isa sa uli po namin yung bike niyo, sir. Si Olin nyo na dapat intact, yun pa rin yung itsura. Oh, dapat alagaan nyo at linisan nyo. Kung rarenta na lang kayo sa akin, wala ba akong porsyento? Sabi mo kasi, kita mo is 800, baka pwede mamursyento na lang ako. Pwede po, sir. Kasi kung hindi po dahil sa iyo, hindi po kami kita. Siyempre po, sir, tatanggapin namin magpursyento kami. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, sir, hindi po kami, hindi wala po kami kikitain. Magkano porsyento na may bibigay mo sa akin? Depende po, sir, kung ano po yung, hindi ko po alam, sir, ikaw po yung ano, sir, kung magkano po yung porsyento na hingin nyo, sir. Siyempre, magkukusang low po ako magbigay kasi po, ikaw po yung nagbigay sa amin ng bike. Kaya willing na po kami, sir, kung paparintahan nyo po, sir. Mga magkano kaya, sir, yung sa inyo lang, palagay nyo, magkano ba? Para maging pair naman, ayoko naman, baka sabihin nyo, eh, mukhang pera ako, i-scam ko kayo. Hindi, si Mrs., tanungin ko, Mrs., magkano ba? Magkano porsyento ang sa tingin nyo na pwede kong patong doon sa renta sa bike? Renta na lang pala. Hindi, porsyento, mas maganda porsyento kasi gusto ko rin kumita dahil yung kikitain ko naman po doon, ipamimigay ko rin po sa mga nangangailangan. So, ilang porsyento? Mamumusyento na lang po ako. Pwede na po sa amin yung, ano, kung porsyento, pwede po. 1,000 po doon sa isang linggo. Kasi kung 3,000 po kikitain na sa isang linggo. Wow! Eh kung ganun, malaki palang kita. Pahiraming din kita, Mrs., ng bike dahil para dalawa kayong magtatrabaho para sa akin. 2,000 a week yan. 8,000. Idol, rami po. Ang problema nga po niyan, hindi po marunong si Mrs. mag-bike po. Turuan ko po siya, Idol, para po dalawa yung... Kung ganito na lang, sir, gusto ko maging parang kalabaw ka sa akin. Dalawang bike papahiram ko sa'yo para 4,000 a week ang kita. Hindi ko po alam, sir, kung paano ko magamit yung dalawa, sir. Pero kakayanin ko po yan, sir, para sa inyo, sir, para po parehas po tayo kumikita, sir. Ito na, sir, ha? Bike, gusto mo hiram? Sige, bike, tingnan natin. Hiram lang naman eh, yan. Ito, tingnan mo, sir, ha? Ayan, may nagbabike sa likod ko. Yan ba, pwede na ba yan, sir? Yan. Okay, yan, papahiram natin. Ayan. Yan, model yan, oh. Yan. Oh. Pwede na yan. Pwede na po yan, sir. Malaking tulong na po yan sa amin, sir. Ayan yun, sir. Pag nag-sound ko, irerentahan ko po sa'yo, sir. Pero meron pa ko isa. Baka kakuit para naman makita mo yung mga available na pwede mong hiramin sa akin. Yung pangalawa, ito, sir. Ito. Anong palagay mo ito? Pwede bang hiramin to? Yan. Wow! Yan. Electric yan. Okay ba dyan? Tingin mo ito. Wow! Mas maganda po yan, sir, kasi hindi po ako namahirapan mag-pedal
Kung yan po, sir, talagang, kahit po dagdagan ko yung ano, sir, yung renta kung yan po ipapairam nyo kasi mas mabilis po yan, sir, mag-delivery kaysa magpadyag na po. Magkano ng prosyento kapag ito? Magkano? Dapat malaki-laki prosyento kan, lagay. Siyempre, sir, hindi lang 13 yung mababiyahe ko yan, sir. Halimbawa po, pag yan ang magamit ko, mga 20 po akong biyahe sa isang araw kasi electric bike naman po yan, sir. Gagawin ko na rin pong 2-5 a week, sir, kung yan pang mahiram ko, sir. Kasi electric bike yan, ma'am. Malaki yung mababiyahe natin. Hindi na ako mahirapan. Mabilis ako magtakbo kasi electric. 10,000 a month. Opo, kung yun po. Sandali lang, sir, ha, para naman maging legal lahat. Ayoko naman yung ako'y malulugi at ayoko naman kayo rin po'y lalabas na kinakwartahan ko. May attorney kasi ako rin sa tabi ko, sir, palagi kinukonsulta to. Attorney, paano ba to? Legal ba to na hindi naman akong magmumukhang lugi dito at hindi naman ako magmumukhang nananmantala sa kanila? Paano bang arrangement na maganda dito? Kaya mo bang gumawa ng ganung kontrata? Kaya-kaya natin yan, sir, para talagang safe tayong lahat, no? Gawan ko na lang kayo dalawa ng kontrata. Bale, ang gusto po ni sir, 1,000 a week na porsyento nyo. Oh. Pag yung isang motorbike, 2.5? Oh. Kung marami yung biyahe niya, sir, syempre, kayang-kaya niya ang 2.5 dyan. Hindi naman tayo lugi noon? Hindi. Sa sipag ba naman ni sir, tingin ko, kayang-kaya niya kunin yun. Hindi ba tayo pwedeng kasuhan nito na nananamantala sa panahon ng COVID at tayo ay, kumbaga, pinagkakitaan natin itong mga kababayan natin? Di naman, sir. Wala namang kasong mararating sa atin. Pero tingin ko, may suggestion ako, sir. Legal advice lang. Kung mamarapatin nyo lang naman, sir, kung ibigay na lang natin ang ano natin. Pag binigay ko, di wala na akong porsyent, wala tayong kita. Naku. Oh, no! Okay. Ganito na lang po, sir. Pag electric bike, 2.5 ang kikitain ko. Pero may kamahalan nga yan. Kaya lang, ang return of investment dyan, siguro in a span of baka 1 year, bawi ko na. Kung electric bike na lang po kaya? Maraming salamat, sir. Kung yun lang may bibigay nyo, sir, total po, makakairam naman po kami sa inyo. Kung yun po, ipapairam nyo sa amin, sir. Pag hindi kayo nakabayad on time, okay lang, sir. Negosyo lang. Papahila ko sa barangay. Oh, no! Pwede po, sir. Kasi yun naman po yung napag-usapan po natin. Siyempre po, susunod po kami sa utos niyo po kasi ikaw po yung nagsabi sa amin. Gagawin po namin yun, sir, kung halimbawa hindi kami nagkabayad. Willing po, sir, kahit anong oras po, pwede niyong bawiin sa amin, sir, kung hindi po kami magkabayad, sir. Oh, siyempre. Oh. Trabaho lang to. Walang personalan. Kasi wala na po talaga, idol. Lalo po yung anak ko po. Oh. Wala na rin pong gatas niya. Yan na lang po ako umaasa kung sakasakali pong maano nyo ako ng bike para sa anak ko at saka para po makatulong sa biyanan kong senior sin na rin po. Wala na lang po yung medyo malakas-lakas dito. Kung yung biyanan nyo, bigyan ko na ng bisikleta para tatlo na kayong magtatrabaho pa sa akin. Iwan ko pong mabayan po. I don't. Ito na lang po, ma'am. Binibiro ko lang kayo. Nasabi nyo kasing electric bike. Sige po. Ako po ay mamimigay ng electric bike libre. Salamat po, idol. Ito kami magpaniwala, idol, na natupad po yung niling namin na sana po matulungan nyo kami. Kasi yun po yung sabi po namin, nihiram lang po kami after ECQ po, ibabalik namin. Pero hindi po kami magpaniwala, idol, na ibibigay nyo po talaga sa amin. Ibibigay? Idol, maraming salamat. Saludo po kami. Hindi yan. Salamat po. Second hand yan. Ang bibigay sa iyo, brand new. Brand new po. Idol, salamat po. Maraming salamat, idol. Hindi pa tayo tapos. Ba't nayak na siya? Hindi pa tayo tapos. Dadagdagan ko pa po yan ng mga bigas, groceries at gatas, diaper para kay baby. Wow! Salamat po, idol. Maraming salamat po. Dito kami magpapaniwala, idol. Malakas po yung hiling namin, idol. Alam po, sa totoo lang po, dito po sa barangay namin, halos ito po ang narinig namin kung sa usapan pong idol na Pitul Faction. Kami rin po, kada po nag-unload kami ng YouTube programa po na laging tinitingnan namin, idol. Kaya proud po kami, idol. Salamat po. Sana po, di po kayo magbago sa pananaw ng mga mahirap na taong katulad namin. Idol, maraming salamat po. Walang ano bang po. Maraming salamat po, idol. Odette, meron na tayong binila na electric bike noon, yung si Lolo, yung natitinda ng taho. Balikan mo yung manufacturer noon, yung electric bike na yon. Pagkatapos na pagtapos yung tawagan mo, bili tayo ng electric bike para kay sir. And then, sabihin mo kay Shane, mag-assign ng reporter, bilhin natin ng bigas, groceries, gatas, diaper, si Sir Saksimap. Sige, sir. Okay na po yan, sir. Meron na po kayong electric bike. Ayun si baby. Hello, baby. Ay po. Ay, nag-endol. Ay po, idol. Ay po. Ay, nag-endol. Ay, na po. Ay, sa idol. Ay po. Nagpapasalamat po kami kasi po, natulungan niyo po yung feeling namin sa inyo na hihiram lang po kami pero hindi po kami makapaniwala. Hindi po namin naasahan na
Hindi po pala ipapahiram. Ibibigay mo po talaga sa amin na magkakaroon kami ito. Matanong ko lang po, sir. Ano yung tinitira niyo po, sir? Apartment? Kwarto? Bahay po ng bilang ko po. Sa nanay niya po, nakikitira lang po kami kasi wala pa po kami napundan kasi bago pa lang po kami nagsasama. Nag-iipon nga po kasi yun pa rin, papunta pa rin po dun yung plano namin na magkaroon din po ng sariling tirahan. Nakikitira lang po kami. Tama yan. Huwag umasa. Temporary lang yan. Kaya yun po yung naisip po namin. Na pumunta sa programa niyo, humingi ng tulong kasi po gusto ko rin po talaga magtrabaho kasi yun po talagang inaasahan ng anak ko, ako lang po ang inaasahan ng anak ko tapos ng asawa ko po. Hindi po kami umasa sa pamilya ko kasi pamilya ko po malayo din po, nasa probinsya po, sa Bicol po yung pamilya ko, kaya sarili ko pong kaya, sir, wala po akong hininga ng tulong kasi ngayon po nagdesisyon ako na sana matulungan tayo ni Idol, na nalangin po kami na sana po palang araw hindi lang po yung ibang taong nakikita namin sa programa niyo, na sana po kami rin po mismong makausap po si Idol Rappi. Sa hindi naman po namin inaasahan na pagkakataon na ngayong araw po, ikaw po talaga yung makakasagot sa ano namin, problema namin, Idol. Maraming salamat po. Lagi ka po namin sinasama sa panalangin namin, Idol. Proud po kami. Maraming salamat po, Idol Rappi. Labis ka po. Wala nga naman po, sir. Given na yan. Sir, by Friday, meron na po kay electric bike. Tupad na yung pangarap. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Sir, meron kayo nakalimutan pasalamatan. Ayaw po, sir. Maraming salamat din po sa Panginoon kasi kung hindi po dahil din sa Kanya, hindi rin po wala po ano sa amin, sir. Lagi naman po kami nananalangin, sir. Alos po tuwing matutulog, pinapanalangin po namin na sana matapos na po yung pandemya po sa nangyari sa buong mundo. Sana po gabayan po kayo ng may kapal, pagpalain po kayo lang. Nananalangin din po kami, sir. Ikaw po yung naging instrumento, sir, para makatulong sa amin, sir. Paano kayo nagkakilala ni sir? Nagtitinda po kasi ako dati ng sadamitan namin. Tapos po, customer ko po siya. Kinuha niya po yung number ko. Sabi niya, tulungan niya daw po ako na makapasok sa trabaho nila doon sa kumpanya niya dati. Mm. Eh, wala naman po palang opening. Si next mate niya po ako. Galing sa totoo po nun, Idol, hindi ko naman po talaga siya ipapasok ng trabaho. Ginawa ko lang po yun para makuha ko po yung number niya kasi maniniwala po ako dun sa sinasabi pong love at first sight. Talagang kinawaan po ako sa kanya, nakita ko. Kaya yun po yung ginawa kong paraan po para maingi ko yung number niya. Kawa ng Diyos, sir. Ito na po, nagsama kami. Nagkaroon na po ng bunga yung pagsama namin. Kaya nagpasalamat po talaga ako ng gusto sa Diyos po, sa inyo at sa pamilya niya po na buong puso po tinanggap ng pamilya niya. Kaya sobrang nagpasalamat po ako, sir. Ako po ay very happy na nakatulong. At kita ko natutuwa si Shari sa kasi Odette. Pero itong si Carol ni Misa, hindi ko nakita ngiti. Anong problema mo, Carol? Nag-away kayo ng mister mo? Hindi, sir! Hindi siya! Kanina pa nga ako humingiti! Grabe siya! Pasayahan mo ako, sir! Kasi si Sherry, palapak ng palapak si Sherry. Tapos si Odette, ngiti. Si Carol. Siyempre, gusto ko makita ng mga tinutulungan natin na very happy yung mga staff ko. Kita mo yung nasa paligid ko, nag-iiyakan na sila rito. Tapos ikaw, Carol, wala man lang konting emosyon. Okay na. Alright, sige po. Okay na yan. Ikaw ang i-assign ko dito, Carol. Ikaw ang magtatrabaho nito. Carol, ikaw ang gagawa nitong follow-up. Lahat-lahat ikaw. Yan ang parusa sa'yo. Magipagtulungan ka dun sa mga reporter natin. Okay. Sige, okay na po yan. To God be the glory. Praise God. Hi, sir! Magandang umaga po. Pasok na po ako, ha? Sir Robert, nagtitinda ka ng kwek-kwek. Bali ngayon, kumusta yung pwesto mo? Noong nagtitinda po kami, okay po. Pero sa ngayon po, wala na pong kaming tinitinda kasi gawa po nung nagka-ECQ po. Doon po kami kumukuha ng pinagkakitaan. Kaya sa ngayon po, wala kaming makuhanan. Kaya nagbakasakali po kami na humingi ng tulong kay Idol Rappi na makahiram po kami ng bike na gagamitin ko po sa pag- para po meron akong pangtamid gutom sa araw-araw. Ma. Maaari ba naming makita yung pumpwesto nyo, itong ginagamit nyo? Ano to, kariton po ba to? Kariton lang okay. Po ma'am, sa gilid lang po, nakapwesto lang po sa gilid po. So nasaan na to ngayon? Nasa crossing po, sa Mandaluyong po. Doon po nakapwesto yung aming binulutuan ng kwek-kwek po. So maaari ba naming mapuntahan, makita po itong dating pwesto nyo? Opo ma'am, pwede po natin makita yung dating naming pwesto. Sir Robert, Ma'am Ronaline, ito yung kariton na kinakwento nyo kay Idol Rafi, ano? Ito yung ginagamit nyo pagtitinda ng kwek-kwek. Oh. So, paano kayo nagtitinda dito gamit tong kariton?
Dito po namin ma'am nilalagay yung tray po. Nalagay po namin yung tray. May palamig din po kami yung binibenta pong palamig dito po siya. Ito po nakalagay po doon, pahaba lang po. Tapos yung lagayan po ng banana kayo namin na lamesa pag ganun din po. Nandun po yung lagayan po ng mga kalan, yung lulutuan po. Sa loob po niyan, meron din po kaming lababo, yung hugasan po ng pinanggamitan po. So mga anong oras kayo nag-uumpisa na magtinda dito? Pumapasok po kami dito ng biyanan ko, alas 5 po ng madaling araw. Kasi maaga po siya na mamalingke. Pagdating niya po, automatic na po yan, gagawa na po ako ng kwek-kwek. Hanggang po yan, alas 9 ng gabi. Kasi dito itong pwesto nyo, kumbaga tabing kalsada, so talagang mabenta dito, ano? Babaan po sa kasakayan po kasi dito, ma'am. May permit po ba kayo dito? Meron po, ma'am, nandun po. Dapat nga po, nung hindi pa nakaabot ng isik nyo, dapat po mag-renew kami ng permit namin. Kaso, nabutan na po, imbis na i-renew namin, ginamit na lang po namin pang konsumo sa bahay kasi wala na po talaga kaming pagkakita. Kaya ito po, expire na po yan. Meron din po kaming mga signboard kasi para ano rin po sa mga kumakain na sabihin ng mga kumakain na malinis yung tindahan namin, yung may ano sa tao. Kaya naglagay po kami ng ganyan. Itong maliit na karito na to, ito yung bumuhay sa... Opo, po, sa amin po. Diyan, sa inyong pamilya, ano. Siya kaya yung, lang, mukhang ano na po, ano. Ninakaw medyo na po, ma'am, nasira yung iba. Opo, ninakaw po. Medyo may kagandahan din po yan. Opo, nung... Katagalan na po, nakalipas yung isang buwan, sabi po sa amin yung guard na inisa-isa daw po ito ng mga tao na tutulog dyan sa hagdanan. Wala naman po kaming magawa kasi nangailangan din sila, kaya hinayaan na lang po namin. Ano yung mga nawala dito? Yung mat, tapos sinira na po yung iba, tapos yung ano po, yung mga gulong, pinalo-palo na po yung mga gulong. Dati po natutulang po yan, ma'am. Halimbawa, nausog kami doon, pwede mo namin itulak. Eh ngayon po, mahirapan na kami kasi siraan na po yung gulong, tapos butas. Laman nung naiwan namin dito ng mga kaldero, nawala na po, naubos na. Nailagayan po talaga siya na mating na nakalak po, kaya lang nawasak na po nila. May takip po to dito, ma'am, dati. Mayroon pa naman pong naiwan yung lagayan po namin ng mantika. Kasi bumibili po kami ng mantika, ma'am, isang gantuan po para tipid po. Naabot po to sa amin ng 4 na araw hanggang 1 linggo po ang paggamit namin ng mantika. Ginagamit din po namin pagluto ng banana kyo, ng turon, kamutikyo, kasi yun po ang tinda namin dito. Kasi karamihan pong customer namin dito, mga call center po. Minsan may hinahatidan po sa Ortigas. Order po mga work 1,000, 1,500. Ako po yung tagaluto, tapos pag may mag-text po sa akin, ako rin po mag-ahatid. Tapos papaiwan ko dito yung biyanan ko. Tapos pagbalik ko, ako na naman po magbabantay. Ang rent po namin dito, ade ma'am, ano, 215 po. Pero bukod pa yung kuryente, tubig. Kung matapos po ba itong lockdown, plano niya ba na bumalik ulit dito sa pagtitinda? Opo ma'am, kaso nga po, halanganin na po kami. Sa ngayon po, gusto namin mag- para makaipon po, para mabalik po yung dati naman pinagkakitaan. Kasi simulat sa pool po, nung nagbubuntis pa lang siya, lahat po na pangailangan niya, dito po galing lahat po. Hindi po talaga ako papayag na hindi ko mabalik to. Talagang dito po talaga nag-umpisa yung pangkabuhaya namin. Pero pag naibalik ko naman po ito, patuloy pa rin po naman ako. Kasi pag may oras naman po. Halimbawa, nakuha ko pong schedule, 5 hours lang po. Pag tapos ko ng 5 hours, pwede na po ako magtinda rito. Tapos pwede ko na po yung asawa ko pabantayin ko sa tindahan po ng kwek-kwek. Ang sipag talaga ng Mr. Moma. Opo, wala nga po masabi, talagang dumidiskarte po siya para sa pamilya namin. Pero hindi rin po ma'am, kung hindi rin po dahil sa kanya, malaki rin pong pasasalamat ko sa asawa. Kasi minsan na pong nawala na po ako. Yung parang di ko na po kayang isipin kung anong mga gagawin ko, ma'am. Eh, yung asawa ko pong nagbibigay ng lakas ng loob sa akin, tapos siyempre nakikita ko po, may anak na po kami. Kaya kailangan ko pong di magpatalo sa problema po, kaya gumagawa po ko lahat ng paraan. Pero nagpapasalamat po ako sa asawa ko kasi siya po talagang nagagabay sa akin kung anong dapat gawin. Sa kanya po ako nagingin ng advice kung ano pong gagawin ko para po matawid yung gutom namin sa araw-araw. Kaya sobrang nagpapasalamat din po ako sa asawa ko. Kinigilig yata si Ma'am? Opo. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtong.
tulungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Kung diyan ang Diyos Ama nakamasid sa'yo, ika'y ginagabay. Hi sir, good afternoon. Sir, magtatanong lang kami. Kasi meron si Sir Raffing bibigyan ng e-bike. Ano bang mga e-bike yung pwede dito gagamitin niya? Suggestion ko po yung gantong e-bike po ma'am, kasi yung battery niya po tumatagal po ng range ng 60 km yung layo. Mga ilang oras yung tinatagal? Ang mga 8 hours po, hanggang 10. So, kung gagamitin talaga sa delivery, mas okay po ito? Apo, mas okay po yung gantong e-bike ma'am. 12 ampere po kasi yung ginagamit natin battery dito. Dito po sa kabila is 20. Ah, 20 ampere. Talaga mas maganda ito, ano? Mas mahabang kilometro yung matatakbo. So sir, dito ano, saktong-sakto kasi kung ipapa-deliver ito ng complainant namin, pwede niya ilagay yung box dito. Apo ma'am, kasya po yung box. Usually ganito yung mga binibili. Apo, kadalasan. Sige sir, kunin na namin to. Okay. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga aping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos. So Sir Robert, kwento mo naman sa amin, ano yung nagtulak sa'yo na lumapit kay Idol Rafi? Nanalangin po kami sa Diyos po, kasi nakadalawang buwan na pong lockdown, wala na po kaming pinagkakitaan. Kaya po naisipan ko po na sa pamamagitan po ng paghiram ng bike kay Idol, na makahanap po kami ng pangtawid gutom namin mag-anak. Kasi yun nga po, wala na po talaga kaming magkuhanan na iba po. Yun na lang po yung paraan na naisip namin para makaano po kay Idol Rapi. So ilang taon na po kayo nagtitinda ng kwek-kwek? Nasa may isang taon na po. Bago po ako nag-start kay tatay magluto, ang trabaho ko po dati, tracking po. Pero kinuha po ako ng tatay ko. So nung nalaman ng tatay ko po nang sinasahod ko lang po sa tracking, 2,000 po away. Kaya sabi ni tatay, kunin na lang kita. Kasi kung isipin po daw, kulang ko pang bayad sa renta namin ng bahay, kasi naungupahan po kami doon sa crossing. Kasi doon po dati trabaho ko. Nung time po na nag-umpisa ako sa kwek-kwekan po ni tatay, buntis po siya noon. Kaya sa awa po ng Diyos, malaking tulong din yung kwek-kwekan na suportahan ko po yung panganak ng asawa niya po. Naitatawid na kami sa araw-araw. Nang wala kami kaiba, parang hindi po ganito kahirap. Sobra po kasi ngayon, iba talagang maiiyak ka. Kasi isipin mo po, kinabukasan pa ano yung anak mo. So yun po, kaya sabi ko, paano tayo kung lagi lang hihingi? Bakit di na lang tayo subukan natin kay Idol na? Baka sakali po. Na kung hiram lang naman po tayo ng bike, tas after po ng ECQ, isi-solid din para lang po ngayon makaraos. Asa lang din po minsan sa relief. O kung may ibibigay po yung mga kaibigan namin, eh ngayon po wala na rin kasi nga pare-parehas na rin po. Pag-usapan po namin mag-asawa kasi po meron po kaming kakilala na din po. Sabi niya, pwede daw po na makalabas kahit ECQ kasi delivery foods po. Sabi ko po sa asawa ko, sige ma, ganun na lang yung gawin natin. Magbakasakali tayo kay Idol na makahiram tayo ng bike kasi para makaipon din po na makabili kami ng bago. Tapos yung bike po na galing kay Idol, ibabalik po namin sa kanya kasi ang purpose lang po talaga namin ma'am, hiram lang po kasi halos pag may load po kami sa YouTube, kay Idol po kami nakatutok. Marami po kaming nakikitang mga ano ni Idol na puro hihingi po kami ng tulong, wala po kami pang financial. Kami po, kasi nahiya na rin po kami kay Idol eh. Kaya sabi po ng asawa ko, wag na lang tayong humingi ng kung bawa bike po, kung ano, manghiram na lang tayo tapos ibalik na lang natin pagkatapos ng ECQ. Kasi sa total naman po, makakaipo naman kami noon. Halimbawa, magsawad po ako ng 3,000 sa isang linggo. Yung 1,000 po, itatabi ko para po sa pambili ko ng bagong bike. Yung 2,000 po, panggastos po namin dito tapos maintenance po ng biyanan ko sa ano, kasi tumutulong din po kami sa maintenance sa gamot kasi senior na rin po yung ano namin. So ito kasi sir, sobrang
kakaiba talaga bago ito sa amin. Kasi syempre po, di ba nanonood ka ng programa ni Sir Raffi na talagang po. Yung iba eh talagang nanghihingi ng tulong at kung mapapanood yun, may mga dati na talagang napapagalitan ni Sir Raffi kasi yung iba is abusado na. Updated po kami lagi ma'am sa bagong ni Idol po. Lagi po kami update. Minsan po nagtatalo kami sa cellphone niya kasi isa lang po cellphone namin ma'am. Nag-iisa lang po pag nanonood. Pag gusto ko. Opo, kaya sabi ko, si Idol. Ano huli mong napanood? Tumboy po na sinagasaan ng kotse yung motor. Na yung driver pa ng kotse ang naghihingi ng bayad dun sa motor na naatrasan niya po yung reckless. Kaya po, minsan na... Kumbaga opo, po natin natens din po ako. Si sir, opo. Kasi kumbaga bago naming upload din eh. Tapos pero yung kay Ivana napanood mo ba? Okay, prank po ni Ivana. Opo, nagtalo nga po kami noon kasi sabi ko hindi pa po ako tapos inagaw niya sa akin, nagtampo po ako sa kanya. Ako kay Ivana makita na umiyak si Ma'am Ivana. Then nangulit na po na ano ilipat daw doon sa isa kasi may bago na naman daw pong upload. Updated po kami sa ni Idol Raffi. O ano naman pakiramdam sir na nakausap mo si Idol? Sobrang masaya po. Hindi ko po alam kung kailangan matatapos tong ano kasi yan kasi first time po talaga kasi nakikita ko lang po si Idol sa YouTube sa TV po pero di ko po akalain na mismong sa sarili po namin na cellphone mapapanood namin si Idol Raffi kaya sobrang nagpapasalamat po na nakausap namin si Idol na tutulungan kami sa ganun na makairam po kami ng bike kaya sobrang nagpapasalamat po kami kay Idol pa rin po yung after po nag-usap kami nila Idol nagtititigan pa po kami kung totoo ba yun opo minsan totoo talaga nakausap na siya tapos na po kami nag-usap nagkwentuhan pa kami sabi ko totoo ba yun na si Idol na kausap natin? Hindi po talaga kami makapaniwala, ma'am. Talagang overwhelmed. Opo, opo. Sa dami po nagme-message kay Idol na isa kami sa... Opo. Opo, kaya sobrang pasalamat. Tapos yun po, nanalangin na kami kagad nagpasalamat kasi sobra-sobra pong blessing yun. Hindi po namin, ma'am, talaga po inaasahan na ganito po ang mangyayari na matutulungan po kami ni Idol Raffi. Hindi po talaga ano siya po. Nagdalawang isip. So, paano si Baby? Naggagatas po siya, tama? Opo, opo, ma'am. Minsan, kalahati lang. Tinitipid na lang po na nung kasi sa hirap po talaga ng buhay. Kaya po nagbakasakali kami kay Idol makairam ng bike kasi para matustusan ko na lang po yung anak ko tsaka yung pera ko, di bali na po ako, kaya ko naman pong makatiis na gutom, importante po yung anak ko. Paano ginagawa mo dun sa gatas niya para umabot? Kasi halos ilang buwan na rin yung lockdown. Tipid-tipid po. Yung last na po talaga, yun po, yung dati po kasi apat na beses siya sa araw. Ngayon po ginagawa na lang namin dalawa. Dinadaan na lang po namin sa kanin o kaya minsan. Opo. Libang-libang para lang po maibsan kasi sobra sakit din po sa bilang magulang. Malakas po pa naman dumidi kaya minsan po pagkalahati lang nag-aaway kayo mag-asawa kung ano na pong gagawin pero, namin. Bilang magulang, ganun yung ginagawa bilang mami, ganun po yung ginagawa mong diskarte para mas makatipid lang. Kumbaga bigyan na kung may tinapay kami dyan, yun na lang muna kasi importante malibang siya. At least may laman yung tiyan konti. Anong pakiramdam mo na kumbaga alam mo na yung pinapadede mo dun sa anak mo ay kulang? Sobrang sakit. Yung tipong kung pwede lang na ako na lang sana magutom, ako lang yung makaramdam. Camila, kaya lang hindi kasi maliit siya. Saka po hindi kasi mapaliwanag sa kanya na pasensya ko na kailangan magtipid. Po, hindi pa kasi nakakaintindi kung ano nangyayari sa lalo na po ganito, may pandemic tayo. Kaya siyempre, bilang tatay din, bilang nanay niya, masakit din po sa amin na kami dumaan na rin sa hirap. Tapos siya, bata pa, umpisa niya na nagpagdaan niya. Kaya ginagawa rin po namin yung paraan para di po siya magutom. Okay, pero dati, kumbaga, okay naman po. Opo, nung wala pa po, nasusuportan ko po yung pangailangan niya, kung ano pong kailangan ng asawa ko, ng anak ko dito sa bahay, na ano ko na rin po. Kasi malakas na po yung kita namin dati doon sa kwek-kwekan. Opo. Kasi dito, syempre, sir, ang kwek-kwek, makikita mo yan sa kalsada, ang dami nagtitinda. Opo. Pero hindi pala siya biro, kumbaga talagang kumikita. Maganda po kumikita po. Sumasahod po ako sa isang araw ng pag matumal po tayo, kasi hindi naman po talaga araw-araw po malakas. Minsan po may matumal. Minsan, magkano po yung kinikita niyo sa isang araw? Ang kinikita ko po, pag matumal, 400 po. Pero pag medyo malakas-lakas naman, nakakaluwag naman si tatay, pinapasahod niya po ako ng 550. Yun po ang pinaka-rate ko. Dun sa kwek-kwek. Opo. Tapos mayroon din po akong naisip ko rin na yung ano. Opo. Yung sa soft drinks. Nagpunta din po ako nung yung stereo lang po ma'am na ano na yung box po na lagayan ng soft drinks, yung cooler po.
nagbibinta rin po ako ng tubig kahit papano po yung tag-10 piso sa kalsada. Minsan na nakaipon din ako sa mag-apon, 300. Tapos pupunan ko ulit yung 50. May naibibigay din po ako sa asawa ko para sa anak ko. Yun lang po. Talaga nakita ko yung ano, sacrifice niya sa amin. Di kahit ko... wala akong tulog kasi nag-sideline din po kami nung malapit na akong mga anak. Nag-sideline po kami ng protestan. So, nabiyahe po siya sa Visoria. Madaling nga, 2 hours lang po tulog niya para lang po may extra income. Di ko na po inihinda yung ano ma'am, yung pagod kasi may inspirasyon po ako sa buhay, may pangarap po ko sa anak ko. Kaya ginagawa ko po lahat ng mga kaya ko bilang isang tatay. Kaya ginagawa ko po yung lahat. Kasi ayaw ko pagdating ng araw, makita ko yung anak ko nasa lansangan, palaboy, kung ano nung ginagawa. Ayaw ko naman po mangyari yun sa akin, anak ma'am. Mami, napakaswerte mo so, dito po, sa asawa mo. Opo, kasi sa edad po niya na, mas bata po siya sa akin ng 8 taon. Kumbaga yung mga kabataan ngayon na nakikita ko, naglalaro ng Mobile Legend. Kung hindi naman po, yung nakatambay lang. Pero siya po ibang-iba. Minsan nga po, mas matured pa po siya sa akin pagdating sa pamilya namin. Kaya ang laki pong pasalamat ko nun, sabi ko nga kay Lord, salamat, binigyan mo ako ng makakatuwa. Sa kanya, nakikita ko na kahit gaano kahirap, gagawin niya lahat para sa inyo. Yun po yung unang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Na nakatagpo at binigyan niya po ako ng ganito makakasama sa buhay. Mahal na mahal mo si... Sobra po. Saka sobrang proud po ako sa kanya. I love you. Sir, kaya kami nandito. Siyempre, yung pangako sa inyo ni Sir Rafi, ang hinihiram mo ay bike. Bike po. Pero ang pangako niya sa'yo ay bibigyan ka niya ng e-bike. Opo. Okay kaya yun, yung e-bike, hindi ka mahirapan doon? Po, hindi naman ma'am, kasi nag-ano na rin po ako niyan ma'am, natanong ko rin po yung mga nagbibenta ng e-bike. Na mas maganda rin daw po yung kaysa nagbibisikleta, lalo na po pagtirik yung araw. Di ka na po mahirapan nung mag-pedal. So good choice pala si Sir Rafi kasi opo, ang hinihiram nyo ay bike. Kaya lang syempre ayaw niya na mas mahirapan ka pa kung magbabike ka naman. Yun nga, nabanggit mo kanina, mainit. Opo. Habang mainit, nagpipedal ka. Eh, ito, yung e-bike, dire-diretso ka na lang, di ba? Di na po mag-pedal. Sige, ready na ba kayo na makita yung surprise ni Sir Rafi? Opo, I'm ready na po. Hindi na po siya nakatulog. So no, ito sir, hindi na to ba naginip ha? Totoo na to. Gising na gising tayo, patingin niya. Oh, hindi to ba naginip ha? So ready ka na mami, ikaw? Opo, ready na po. Puntahan po natin. Sige po ma'am. Ayan! Ayan sir, ito po, ito yung e-bike na regalo sa inyo ni Sir Rafi ha. So ito yung magagamit mo. Okay. So sir, para ito official. Ito yung susi, sayong sayo na yan. Salamat po, maraming salamat po. Opo, opo, salamat po. Tatry ko na po idol yung binigay mo sa akin. Parang ko po, iingatan ko po ito ng mabuti. Mamahalin ko po ito, higit pa sa asawa kong pagmamahal ko dito. Tunay na, hindi na pala ginip talaga. Siyempre po, hindi po dyan nagtatapos yung tulong ni Sir Rafi. Kasi siyempre, ngayon po, lockdown, alam niya na wala kayong pagkukunan. So, may handog pa si Sir Rafi sa inyo. Salamat po, maraming salamat po, Idol. Ayan. Alam dami! Thank you po, Idol. Maraming salamat po. Ayan, yung gata si Baby, Diaper. Salamat po sa gata sa Idol, sa Diaper. Ang dami po nito. Ay, dalawang panas. Maraming salamat. Ilang ganyan, maming? Isang pagkarati po. Sobrang sobrang po. Sa inyo po lahat thank yan. Po, salamat po. Ako, hindi tayo na magdadalog. Siyempre sa isang araw. Mababalik na ulit yung 4 na beses sa ilang araw na. Hindi na tayo magtitipin. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan.
dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Bilang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal dahil sa mga pagtulong. So Sir Robert, kailangan mo ng alcohol mas. So eto ha, nagbigay din si Sir Rafi para for safety. At least hindi mo na kailangan bumili. Ha, so pag may mga kailangan pa, magsabi lang kayo sa amin. Salamat po. Salamat sa iyo, Idol Rafi Tulpo. Ika'y sandalata. Nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rafi Tulpo. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot, dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng justisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa'yo ang aking pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nang walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo, Idol Rafi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng dumating man sa puntong makagawa ka ng mali. Dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin man nila o kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol, linding, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos. Dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapid tool po na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang Idol Rafi, maraming pong salamat sa biyaya ang pinagkalob niya sa amin. Papasalamat din po kami sa pong may kapal kasi ginawa niya po kayong instrumento para po makatulong sa pamilya namin, lalo po sa ngayon ay hirap-hirap po. Sobra-sobra po yung natanggap namin na nanghihiram lang po kami ng bike, pero binigyan niyo po kami at di po kayo nagdalawang isi. Maraming po salamat. Malaking pong tulong po sa amin na may pagpalain po po kayo at mabuhay kayo, Idol. Salamat po. Idol, maraming salamat po sa binigay mong tulong sa amin. Sobra-sobra na po ito, Idol. Tsaka po, nagpapasalamat din po ako dun sa e-bike na ibinigay mo po, Idol. Hindi po ako makapaniwala kasi po, ang sa amin lang po, umiram lang po ng bisikleta po para sa pagpunpanda. Eh, di po namin, Idol, akalain na bibigyan niyo po kami ng e-bike po. Ayaw mo po talaga kaming mapagod, Idol. Maraming salamat po, Idol. God bless po. Pagpalain ka po ng may kapay, Idol. Sa araw-araw po, isasama po namin kayo sa aming mga panalangin. Maraming salamat po, Idol. God bless po. Tsaka po, Idol, yung e-bike po na ibinigay mo po sa akin, pangako ko po sa iyo, alagaan ko po ng gusto kasi po, galing po sa inyo yun. At tsaka doon po ako kukuha ng pang-araw-araw naming pamilya. Iingatan ko po yun, Idol. Maraming salamat po. God bless po, Idol. Sa gatas po, maraming po salamat kasi po, hindi na po kami mamroblema ng asawa ko sa mga susunod na araw kasi po meron na po kami papainom sa kanya. Hindi na rin po namin siya titipidin na, Idol. Aabutin po ito ng dalawang buwan. Malaking tulong po yun sa amin habang nagsisimula po yung asawa ko sa niya po. Salamat po, Idol. Maraming salamat po, Idol. Mabuhay po kayo, Idol. Salamat sa iyo, Idol Rafi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rafi Tulpo. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot, dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa.